Gabing ito po, tayo po ay magre-react sa latest episode po ng Maria Clara at Ibarra. And salamat po sa pag-click niyo po sa ating channel at samahan niyo po ako at tingnan natin ang buong episode ngayong gabi. Intindihan ko na kung bakit nais mo maprotektahan ng ang iyong bagong kaibigan. Kaya't marapat din na maging ganun din ang hangarin ko. Kaya mas makakabuti kung dito siya sa amin para maprotektahan siya. Payag ito si Tia, Sabel. Ano sa palagay mo, Crisostomo? Ikaw ba'y pumutukod? Ano na, Ibarra? Hindi. Ngunit tila yata ikaw ay may pag-aalin lang. Yun, huwi. Ako ang may pag-aalinlangan. Nahihibang ka na ba, Maria Clara? Patitirahin mo yung babaeng yan dito sa atin? Binigay. Yun. Binigay. Uy. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, kaya kong saluhin mga biro mo, Fidel. Yun. Ala ka, Fidel. Nasaktan si Kai. I'm sorry. Bakit ba napakainit ng ulo mo ngayon? Kanina lamang ay nahagip ng aking mga mata ang iyong pagluha sa harana ni Crisostomo. Hindi oh. Binigay. Hindi ako binigay. Nakita ko. Tama ang inyong kapatid. Nahuhulog na ba ang iyong loob sa akin? Hindi ka? Bibig mo ang mati. Hindi. Fake news yan. Fake news, ha? Fake news? Fake news. Ibig sabihin, hindi totoo. Hindi naman nakapagtaka sapagkat kayo ay palagi yung kasama. Push pa talaga. Hindi nga, Sir Peter. Wala akong gusto kay Sir Ibarra. Okay, klaro. Siguro, naiyak ako kasi ang ganda ng pagkakakanta niya. Ang romantic ng ginawa. Na-appreciate ko lang ang ginawa niya kasi ang haharana na ito si Fidel. Wala nang kaya sabahan natin yan. Lahat ng lalaki sa amin ang malaki. May hukot pala ito si Miss Clay. Ouch. Lasing kami. Alam mo na yun. Pareho kami nagkamali. Pero importante, tinanggap ka namin. Paano mo binigay? Ikaw ba ay inyuan at sinaktan ng iyong nobyo? Wala nga akong panahon sa mga ganyan. Sa wakas at meron naman pala tayong pagkakatulad. Maging ako'y anang oras sa pag-ibig. Sakit lamang yan sa ulo. Maligayan ako. Malaya. Obligasyon sa kahit sino mang baba. Obligasyon. Tinanong ko ba? Buong panis. Ano ka mo? Wala. Sabi ko gabi na oh. Uwi na ako. Ah, sandali, sandali. Ikaw may nag-iisa. Ihatid lahat. Hindi na. Kaya ko mag-isa. Hindi ko kailangan escort. Hindi naman ako katulad ng babae na pag-iisa. Sige na. Babu. Kaya mo yan, Jidel. Ay, baby, kay. Ikaw ay nag-iiba.
Yun. Iba ka sa lahat, Lai. Ate Isabel, hindi ba mas makakabuti kay Clay kung nasa poder siya ng mga kababaihan na kagaya niya? Nang sa gayon ay mas maprotektahan at mas maalagaan siya. Bakit? Wala ba siyang sariling pamilya at tayo ang pupulip sa kanya? Patid ko po ay siya ay nagmula sa isang malayong lugar na maging ang kanyang pamilya. Kung gayon ay, kung nais siya pong manatili dito sa bahay, ay dito muna siya sa amin. Para naman may kasakasama si Andeng sa pagtulong dito sa bahay. Tia, sulatan natin si Papa. Yun ay kung ipagkakatiwala ni Crisostomo ang aking katukayo. Ang ikalawang Maria Clara. Umapayag na ako sa iyong kaibigan. Parang kumaya to si Ibarra. Sa binibinit ka. Depresivo. Sulatan niyo po ng in-hack yung taong nagugustuhan. Tapos, pag natipuhan ka rin niya, iyayayahin niya. Oh, tapos, pag magkagustuhan pa kayo, yun! Ang jowa na. Jowa? Kayo na. Kayo na? Masyado pong mapusok ang babae at lalaki sa lugar niyo. Hindi naman sa ganun, Mang Adong. Wala naman kasi sa amin yun. Naniniwala kami sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Mas maganda pa rin na ang lalaki ang nanliligaw sa babae. Totoo. Yun totoo. Po ang tama. Tama ka naman dyan, Mang Adong. Pinapanood ko si Sir Ibarra na mag-harana. Tuntua ako. Ay, in love na naman to si Miss Clay. Ko ang corny, pero nung nagsimula na siya, ang ganda. Para bang ako mismo yung kinakantahan niya. Alaala, ikaw sana'y muling magpaling. Walang buwan. Ganyan po talaga si Senyor Ibarra. Hindi po siya tinitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Mayaman, mahirap, ipaparamdam niya sa'yo kung gaano kayo pahal. Oo nga po. Sang-ayon ako dyan. Kaya nga ang swerte-swerte ko dito ako nakatira sa kanya. Pero hindi ka natitira dyan, Miss Clay. DM. Doon ka. Eh, Maria Clara. Kipa. Tapos na ang masasayang araw mo. Sir, pinatawag niyo po ako. Dahil sana kitang makausap, Miss Clay. Maupo ka. Meron sana akong mahalagang sasabihin sa iyo, ngunit huwag ka sanang mabibigla. Kaya pala yung sakit na. OMG. Don't tell me. Naghiwalay kayo ni Maria Clara? Hindi. Hindi. Maayos kami, Maria Clara. Good. Eh, kung ganun po, ano pong sasabihin niyo sa akin? Magkausap kami ni Maria Clara. Ibarra. Stig. At meron sana siyang pakiusap sa akin. Nakiusap siya na kung sana ay doon ka lang daw muna manirahan sa akin. Hello ngayon, Clay. Ho? Ang laki yung mata niya eh. Gusto mo? Iyong Clay? Oo, Victoria.
kaibigan na ngayon na dati ay pinsan. Maria, sino ba talaga ang babae? Grabe naman ako nga. Bakit siya nakapagpira sa lalaking hindi niya kaano-ano? Maria, nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa iyo? Maliban sa iyong nakwento na kahiwagaan niya sa teaterio, siya rin ang naging bahina ng pagsisensya. Uniform yung ano nila, mga nilalagay sa ulo, itim. Ay, meron pala isa. Hindi rin sinasabi sa akin ni Tia Isabel. Hindi rin siya sa mga init yung mga damit nila, guys. Magkukup ko sa kanya. Grabe. Ngunit, ipinaliwanag naman sa akin ni Crisostomo na ayaw niya lang magkait ng tulong sa kapwa. Wala naman akong dahilan para magselos doon. Kahit pa, ang babaeng yun pa rin ang nagdulot sa'yo ng malulungkot na gabi. Gusto mo bang pahirapan natin siya? Ayun. Hindi naman yun ang aking intensyon. Ang babae. Kung gayon, bakit mo siya kukupi? Para mas mapantayan mo ng mabuti? O hindi kaya para rin yung pag-anti? Sina, itigil mo na yan. Simple lang naman ang aking rason. Gusto ko lamang siyang maprotektahan. Protehan na, Deke? Deke? Hindi pa rin maganda na naninirahan ng isang babae sa poder ng lalaki, lalo na't hindi siya kasal. May punto si Maria. Bueno, mi amiga. Mi amiga. Hindi mo ba pagsisisihan ang iyong desisyon? Hindi mo kilala ang babaeng iyon. Hindi mo alam kung saan siya galing o kung anong pakay niya. Sa tingin ko ay ito na ang pagkakataon para makilala ko siya na mabuti. Sana maging magkaibigan sila, guys. Nagbibiro po ba kayo, sir? Nakakatawa to si Miss Clay. Hindi ako nagbibiro, Miss. Ang layunin niya ay para mas protektahan at alagaan ka, Miss Clay. Maprotektahan? Uy, andyan naman po kayo, di ba? Tsaka sa totoo lang, kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Ang kailangan ko po ay matitirhan. Oh, meron na, dito! Okay na po ko dito. Pagpilit mo pa, Miss Clay. Mas magustuhin ko sana nandito ko na lamang manatili, ngunit ayokong umabot sa punto na ikaw ay pag-uusapan at kukutyain dahil hindi tama na dito ang matira. Kasi sir, nag-aalala ako, baka mamaya may masamang balak sa akin ng nobya mo. Baka pagdating ko doon, ibuli niya ako, tapos pahirapan niya ako, tapos pasuhin niya ako ng bubong. Sky. Sorry sir, hindi naman sa pag-aabot. Masyadong excited. Pero pasipa, ikita lang naman yung jowa mo. Yun. May pagka-minder yan deep inside. Kasi di ba pretty siya, attitude yun. Hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Ngunit nararamdaman ko na sinisiraan mo ang aking mahal. Hindi ganong klaseng tao si Maria Clara. Napakabait si Maria Clara. Ayaw mo lang malayo kay Crisostomo Ibarra. Por favor, ipahanda niyo na ho ang karwahe ng beaterio. Kailangan akong madala ng pobreng babae ngayon sa hospital psychiatric upang magamot ng dalubhasa ng doktor ang kanyang pag-iisip. Takot na si Miss Clay. Pakadali ako sa hospisyo. Muntik niya na gawin sa akin yun noon. Nakatakas lang ako. Kaya nga ngayon ay mas makikilala ka na niya at nakatitiyak ako hindi niya dati. Hindi rin ako papayag na mangyari yun. Basta, hindi po ako titira sa kanya. Miss Clay, ginagawa lamang ito ni Clara para sa iyong ikabubuti. Ayaw mo ba yun? Makakasama mo na ang mga katulad mong babae? Katulad ko? Sir, babae po ako, pero hindi ko sila katulad. Iba ang mundo namin. Iba ako sa kanila. Hindi po ako aalis dito. I'm staying right here and that's my friend. Girl power. Miss Clay. Matigas ang ulo. Miss Clay? Namang problema na ang ating bida.
napaka-romantic na scenery nila. Ang ganda. Ayos. Ang kamay na naman yun. Ibarra guys, naka ganito. Maaari ba tayong mag-usap ng maayos, Miss Clay? I've made up my mind. Hindi ako sasabi sa'yo. Kung ayaw mo sa'yo, pwede aalis ako. At saan ka naman pupunta? Sa guba. To the moon. So, ewan ko, basta. Kahit saan. To the moon. Fly. Hintay na lang ako na mag-book sa portal. Kailan kayo magbubukas ang portal? Kung ako lamang ang masusunod, ay mas gugustuhin ko sana na dito ka na lang. Kasama ko. O yun naman po pala. Hindi ka pwede. Gusto mo rin naman pala ako. Nandito. Choice mo rin naman pala yun. Pero kailangan din natin pakinggan si Maria Clara. Dahil baka nga naman mas mainam kung doon ka muna maninirahan sa kanila. So pinapaalis mo na talaga ako? Sir, ginagawa mo lang ba to para magpa-good shot sa nobya mo? Para patawarin ka niya? Hindi ko to ginagawa para sa personal kong interes o maging para sa relasyon namin ni Maria Clara. Ang totoo ay iniisip din kita. Makilig-kilig. Paano naman makakatulong sa akin? Eh, ayoko nga doon. Gusto ko dito. Gusto ko kasama kayo. Miss Clay, alam kong mahirap ang pakiusap ko sa'yo na lumipat ng tirahan, lalo na't naging malapit na sa'yo ang mga katalabit. Ngunit, may mga gawain at gawi ang bayang ito na tataliwas kung ipagpapatuloy mo ang pagdala dito. Lalo na't ikaw ay babae, ako naman ang lalaki. Culture. At hindi tayo magkaano-ano. At dahil ikaw naman ay kaibigan ko na, ayoko rin naman na maging malayo ka sa akin. Kaya't palagay ko'y mas makakabuti kung doon ka nalang talaga maninirahan kay Maria Clara. Sigurado akong makuprotekta at mas maalagaan ka doon. Makinig ka kasi, Miss Clay. Dahil maniwala ka sa akin, wala akong ibang hangarin kundi ang kaligtasan at kapakanan mo. Okay. Fine. Mapayag. Welcome sa tahanan. Maria Clara. Manda ka ngayon, Miss Clay. Maraming salamat. Narinig ko pa nang magkakilala na kayo ng aking nobya. Mm-hmm. Madalas po ba kayong dadalaw? Yun, I miss agad. Hindi ko sigurado dahil kailangan kong pagtuunan ng pansin ang paaralan. Ngunit kung may pagkakataon ay bibisita naman ako. Namimiss kita. No. Kawawa yung mukha ng Clay. Tsaka si Mang Adong. Sigurado akong malilibang ka ng usap ito. At di akong maiibsan ng iyong pangulila. Handa ka na bang pumasok?
tayo na. Lord, send help, please. Magandang araw, Anding. Si Maria Clara? Nasa kwarto, ho. Tatawagin ko lamang po ang aking kinakapatid. Upo po muna kayo. Gracias. Gracias. Oh, gandang bahay. Bad feeling talaga ako dito. Hindi ako bagay dito. Ayan na. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Maria. Isabel. Buenas tardes. Inihatid ko lamang si Miss Clyde dito at inihahabilin ko nito sa iyo. Magandang umaga po. Kala niya nung gagawin. Awkward. Bienvenido a nuestra casa, Clyde. Bienvenido a nuestra casa. Iba ang tingin ni Tia Isabela. Parang gusto ng piyada. Yun. Mga natin ano mayayari. Lamang sa ulo ang binibigay ni Binibini Clyde. Kaya mas maingam na rin na nasa poder siya ni Maria Clara upang matunan niya ang tamang kilos ng isang matintimang dalaga. In case of emergency, sa bintana ulit akong tataan. Hindi ko talaga maunawaan kung ano talagang balak mo sa babaeng yan. May pakiramdam ako sa kanya. Kakaiba. Naintindihan ko naman po. Dapat naman talagang matutunan yung mga magagandang nasa, gawain ba? Pero para sa mapapangasawa, hindi po ba dapat? Tayong mga babae ay hindi lang nabubuhay para sa mga lalaki. Diyos mo. Hindi sa nalaman tayo, Clay. Yun, guys. Salamat po sa iyong pagsama sa akin. Mukhang may balak nga itong si Maria Clara po. Naturuan itong si Miss Clay ng mga kaugalian nila. Pero tingin ko parang itong si Clay ang magkakaroon ng impact buhay nila. So, abangan natin guys ang mga susunod na mangyayari at gusto kong sana mayayari, sana maging close itong dalawa, si Maria Clara, ang dalawang Maria Clara sa buhay po ni Ibarra. And yun nga po guys, salamat po sa inyong panonood at kung bago lang kayo sa aking channel, please like and subscribe po para maging updated kayo sa mga latest na video. Maraming salamat po, hanggang sa muli po si Don Juan, paalam.